sasabihin ko? Bye! Hi, this is Elle, and welcome sa isa na namang makeover. Ang makeover natin is this 25 square meter studio unit. Ang gagawin dito, ang plano talaga dito is para magiging guest house. Guest house talaga ang social. And ang gusto niyang look is very fresh, very ano lang, classy, neutral. So, ang request talaga is syempre kailangan ng bed. Comfy na bed dahil nga dito ang mga may bisita, may tulugan, pahingahan tong space na to. Tapos, living area. Wala na mga request, bed lang. Like dito, parang guest house vibe. Kung saan matutulog. Ito kasi alam kung ano pa pa. Basta lightwood, white, beige, neutral. Gusto ni owner na medyo i-separate yung bed area dun sa living space. So nag-request siya ng divider. And actually, ang ganda na ng mga pieces. And I'm super excited na simulan to makeover na to. Ayan na! Dami nang nangyayari! Ayan ang wall. Tapos, naka-molding tayo dito. Ayan. Ayan. Tapos dito magkakaroon din. Tapos ngayon, sinusukatan na natin yung glass partition. Kasi meron tayong partition dyan. Ayan na yung tiles natin. Ah, kulang pa. Sorry. Magpag ako up ano? There's more. Wait, there's more. Yan. Ang kito, saboy lang na bevel. Go. Tapos, beige grout. Ah, ganda. Dali. Uy, ang laki. Ang giant pala nito. Super giant. Andito na yung divider wall. Ayan na, naka-install na siya dyan. And, ayan na yung ilaw. And, ito, magla-lime wash tayo para dito sa, ano, sa wall na to. Lalagay din natin yan dito sa buong upper wall na to. And, may dala ko ngayon na yung handle nga na ilalagay natin dito sa kitchen. Saka, wall light. Ito na yung handle natin, yung box na niya. Ang ganda pa. Cute! White and gold. Hindi, kaso nga lang, pag dito kasi, ito yung magkatabi ata eh. Oh, ba? Diba? So, ganyan siya, tas dalawa. Or, sa gitna sila lahat. Kaya nga eh. Yan na! Final answer. Ito, sa taas. Ooh! Oh. Pero dito baliktad. Hindi, balik ta rin mo. Hindi na? Oo. Tapos confused. Meron ako ebidensya ha. Naka-record to. Meron ako nakitang rug when hindi ako si Joanne. Ma-perfect para dito. Ito na yung rug. Para dito. Nakikita niyo ba? Tapos ito yung mga throw pillows ko. Ganda. Nandito-dito yan. Sa susunod, makikita niya yan. Diyan. Then, ito yung wall light. Uy, makibukas. Perfect. Okay. Fine. So, share ko sa inyo yung design para dito sa space. Ang gusto niya kasi dito, ang gusto ni owner is very neutral lang. Kahit neutral, kahit hindi makulay, pero may mga texture, may ganyan. Yung warm ng feeling, ang cozy ganyan. Pero anyway, so, saka very classy rin ganun. May glam factor tayo dito. Ito yung plano natin design para dito sa space. So, yan ang mini divider in between dito, the bed area, tsaka living area natin. Tapos, magkakaroon tayo ng mga molding dito sa mga walls natin, ganyan. Gusto ko ng mirror dun sa likod ng bed para, ay, likod ng sofa para very, ano, maliwalas, lumaki yung space. Then, dito sa kabilang side naman, maghahang tayo dito ng storage, tapos dyan yung TV natin. Tapos yan yung sa kabilang side, very simple lang, very clean, pero yun lang. So, na-excited na ako para makita and ma-achieve tong plano natin look para dito sa space. We're here! Final makeover! Final decorating day dito. Konting-konti na lang, as in sobrang nangyang cute. Ayan na siya. Mag-aayos-ayos na lang tayo. Ayan yung mirror natin, pina-whitewash natin, and dito yan sa blank wall natin. Artista!
natin dito yung frames, yung artwork. Kasi very minimal lang yung look natin. But yung pinaprint ko para sa frame, apat kasi yun. Ang cute lang look. Very nature. Very... Ayan. Ang hirap ah. Pag nakikita ko yung blita ko sa video. Chat ko ah. May insecure pala sa video eh, no? Buktis pa yun. Kala ko ako lang yung conscious. Siya din pala. Tapos kaya nag-isipan ang damit ko. Crop top. Pre, tabi-tabi eh. Grabe. Sweet sila eh, sweet. Mga ano ba, 1.5? Finally, tapos na natin tong makeover natin dito sa 25 Square M Studio Unit na to. And excited na ako share sa inyo yung result, kaya alika na, tour ko na kayo. So, pagpasok yun ng door dito sa side na to. Actually, ito yung electric panel. Naglagay lang tayo dito ng framed na artwork na magaan lang. Tapos nakaano lang to, yung double-sided na hook dahil hindi tayo pwede mag-drill malapit dyan. So, dito sa kitchen, malaki rin yung changes natin dito. Eh, ang dark yung cabinet niya before. So, pina-refinish lang natin siya ng lighter shade. Same color ito ng lahat ng wall. Tapos, pinapalitan ko yung mga handle na mas bagay sa theme natin. May gold, may white, very may glam factor. And nagpa-tiles din tayo ng very ano lang, classic na subway tile na bevel. Tapos, pinag-grout natin siya ng sand na color para bagay na bagay lang siya dito. And itong buong wall dito sa side na to is pina-lime wash natin para may texture ng konti. Kahit na very simple lang siya, meron siyang texture. Nilagay natin ito ng hook na gold. Ang mga hook is very functional talaga kahit saan natin ilagay. And dito naman, itong shelf na to, existing na nila to, nakalagay siya banda doon. So parang ako, sobrang perfect niya para dito sa tabi ng kitchen area. Para siyang extension ng storage ng kitchen. Nilagyan nila ng mga everyday use na mga bagay, ganyan. So makikita niyo dito sa main space natin, gusto ko maglagay ng mga details sa wall na medyo may French feel. Pero mas modern ng konti. So makikita nyo, maraming part ng wall, pati yung mga beam natin, nagpalagay ako ng molding. Like, nakaka-elevate siya ng feel, ng look, ng space. Alam, hilig lang talaga ako maglagay ng mga ganyan-ganyan dahil ang laki ng impact niya para sa space. Ito rin yung kanyang existing na dining set. Nung nakita ko, sabi ko, uy, sobrang cute, like, ang perfect. White lang to. Tapos, itong chair niya, ang ganda lang, parang wishbone chair. Na light color lang yung seat, very fresh lang, bagay siya dun sa overall na very calm feel nitong space natin. Tapos, ito lang actually yung wall na meron akong artwork dahil gusto ko ng very minimalist lang nitong space na to. And syempre, nandyan pa rin yung gold na babagay sa lahat ng gold elements natin dito. Naglagay rin tayo dito ng lamp. Ang hilig-hilig ko maglagay ng mga lighting. So parang ito, parang ang sarap lang kumain. Parang, di ba, parang may date feel pag may pailaw ka na ganyan. Tapos, ito na rin yung existing nila na closet. Ito na rin yung pwesto niya. So, nag-iisip ako kung ano ba yung ibang pwedeng layout. Pero wala, ito talaga yung best na layout. Dahil itong closet nila is malalim, ganyan, like very, mas chunky siya. But, ang iniba natin is, pinaint natin tong side ng light color. Dahil yung original niya is very dark. Pinapalitan din natin yung ilaw dito. So, yung original niya, of course, bulb lang, the usual. Pero, hindi naman ubro na bulb lang. Kaya, palagay lang ako ng track light na gold. Na sobrang classy. Tapos, tinapat ko lang siya dun sa wall. Hindi lang direct from the ceiling na pababa. Like, maraming shadows. Magkakaroon ng depth yung mga walls natin. And, wala, nakakaganda lang talaga kapag yung mga ilaw natin, hindi lahat mga typical lang na bulb. And, dito sa living space, kahit na minimalist lang yung theme natin dito, syempre, kailangan may drama pa rin. So, unang-una, itong wall na to, yan yung pinapaint natin ng lime wash finish. Parang very ano lang to, subtle lang. Meron siyang texture, may movement yung wall. Ang pinili kong color is yung pinakamalapit lang dun sa paint color natin. Kasi ayoko na silang mag-iba. Gusto ko lang ng may texture ng ganyan. Tapos,
Tapos, syempre, nagpalagay tayo dito ng round na malaking mirror. Very soft kasi nga round siya. So, kahit na maraming square, maraming kanto itong room. Ito ay nakakadagdag ng softness sa kanya. Tapos, pina-whitewash na finish ko lang siya para dun sa feel nga nung natural na lime wash again sa kanya. Tapos sabi ko nga, mahilig ako sa palight. And dito sa likod ng sofa natin, nagpalagay din tayo dito ng accent light. Like, ito talaga yung nagpa-drama dito, maliban sa lahat ng mga ginawa nating finishes. Yung mga ganyang pa-ilaw. May mood, nakakaano ng ambiance yung ganyan. Tinagdagan natin ng mga throw pillow na bagay sa theme natin. Nagpalagay tayo nito ng rug na to na very neutral color, pero yung texture niya, ang ganda. Very geometric, nakadagdag lang siya dun sa classiness nitong space na to. Isa sa request ni owner dito is maglagay ng partial divider dito sa space. Gusto ko pa rin ng visual, yung medyo airy pa rin yung feel, ganyan. Kaya, ang pinalagay natin is ito parang French look, French window look na partition na to, na white lang. So, visually, nadidivide niya talaga tong bed area dito sa living area natin. Pero, airy pa rin, ang gaan pa rin niya sa mata. And, nagpalagay rin tayo dito na curtain para additional privacy dito sa bed area natin. Nagpalagay rin tayo nung curtain dito sa window niya kasi dati walang nakalagay dyan. So parang nagmamatch lang sila, pero yung sa window is mas thick na curtain. Ito is mas parang linen lang na light na curtain. Dito naman sa bed area, pina-install natin itong parang statement light na gold. Parang sculptural yung feel niya. Yun yung gusto ko dito sa space na to. Kasi wala naman akong balak gawin sa ibang part ng wall. So at least dito sa gitnang part, gusto ko nang may statement piece, pero simple pa rin, subtle pa rin. Ang laki nga, no, pero subtle. Alam mo, gusto ko ng ganong effect. Ready-made na to na cabinet na manipis lang siya, tapos pina-install natin siya sa wall, but pina-repaint natin siya ng same color sa wall, parang additional storage natin. Yun kasi yung gusto ko dito, like, wala masyadong nagsistand out ng mga iba-ibang furniture, mas mukhang built-in yung feel, ganyan, kaya pina-same natin sa wall. Tapos may molding din tayo around the TV. Then itong TV na to is naka-swivel mount. So kapag nandun ka sa sofa, pwede mo dong itapat. Para kahit saan, pwede kang manood. Then syempre, meron tayong pa-plant dito. Gusto ko ng mga green. Marami tayong accent ng mga green lang na very simple-simple lang dito. So gusto ko ng something lang dito sa corner. And dito naman sa corner na to is naglagay tayo ng gold na clock dahil cute siya. So dahil guest area nga to, gusto ko ng very cozy corner lang dito. So, nilagay natin tong bed na to. Ang ganda lang ng shape niya, actually. Light wood lang siya. Pero, natuwa ako dahil itong dalawang dulo niya, merong gold element na, syempre, marami tayong pag-gold dito. So, gusto ko yung mga ganong simple touches na detail. White lang yung pinili natin na bedding. Nag-accent lang tayo nitong pillow natin na bagay sa color scheme natin. Nagpalagay rin tayo dito ng wall lamp natin. Ako, ideally, gusto ko ng mga nakahang lang na light. Para hindi na kumain sa side table yung lamp dahil syempre gusto na natin na ma-maximize. Marami tayong space sa ganito. Gumagay lang siya dito sa very calm, very classic, very neutral, pero maraming texture with a lot of gold na very minimalist chic na look nitong studio unit natin. Pagka from ko anong itsura niya before, sobrang yung comfy, sobrang yung cozy. Like, na-imagine ko yung mga guests na magsistay dito. Parang, hopefully, ma-enjoy talaga nila. Like, na-imagine kong matambay sila dyan. Like, aganda talaga. Gusto ko rin lahat ng combination natin with the molding, with the lime wash wall, with the light, with the gold, with the greens. Wala lang. Hopefully talaga sila owner, pati yung mga guests ni owner is ma-enjoy nila tong space, matuwa sila dito sa space, and wala. Matuwa sila kung gaano ako natutuwa dito sa space.
taste nila. So, kung ganito rin yung mga trip nyong feel, kahit yung neutral-neutral lang, ayaw nyo masyado ng color, katulad ko, namihilig sa color. Hindi ibig sabihin na kailangan maging super flat, maging boring, ganyan. Maraming way, katulad ng ginawa natin dito, para maging interesting, maraming texture, maraming, basta mga cozy, ganyan. Hopefully, marami kayo natutunan dito sa video na to, and ma-apply nyo rin siya sa bahay-bahay nyo. Yun lang, until next time, bye!